Friendy, my name is Janice and welcome to our channel. So today is gonna be so interesting because it's gonna be a battle between two BB creams. And ito pong dalawang BB creams na ito ay hinord ng sobrang daming kababaihan. Kasi syempre napakadaming vloggers na gumawa ng review about these BB creams. So ito ang una, syempre ito ang Crayons BB Cream. Ayan, ganyan siya. I got two shades here. Yung isa, Fair Lady, and then yung isa is Natural Beauty. And of course, this is distributed by HBC. And then, ayan, ganyan lang yung packaging niya. Napakasimple, sa likod nandito yung expiry date. 25 ml. Ang makukuha nyo sa isang product na ito. And this one will cost you 89 pesos. And then the other one is, of course, this is Quad BB Cream. Ayan, ganyan po ang kanyang packaging. Nasa likod din yung expiry date niya. And this contains 34 ml. And you can buy this at Robinson's. I'm not sure kung meron sa SM. Parang wala akong nakita. Kay Lazada, kay Shopee, kay Beauty MNL. Itong crayons, I'm not sure kung meron sa Shopee and Lazada. I'll go ahead and check it out. Kung meron, I'll provide both links below. So, ayun, let's go ahead and check kung anong magiging performance na itong dalawa. And if you wanna know my thoughts, just please keep on watching. Alright, so same routine dito sa aking left side. Meron akong mirror para makikita ko kung kamusta naman ang coverage nilang dalawa. Sa left side, I think I will use itong crayons na lang. Yung shade is Fair Lady. And sa right side is itong Squad Cosmetics. And I got Light. Dito sa crayons, it's not actually my first time to use this kasi nung ginamit ko to, ayan, ganyan yung shade ni Fair Lady. Parang maputi siya, pero kiri bum bum. Pero kasi itong si Natural Beauty, parang medyo masyado siyang dark for my skin tone. And then, ito naman si Quad. Ganito yung itsura niya. Since medyo mas magkalapit ng shade itong si Fair Lady and itong si Light ni Squad Cosmetics, syempre silang dalawang ating pagtatapatin. Kasi trinay kong pagmixin itong dalawa nung una ko silang ginamit. I don't know kung nag-oxidize ba to o mali lang yung pagkaka-mix ko sa kanila pareho. Pero kasi ang nangyari is parang mas naging dark yung naging resulta ng coverage niya. Nisip ko sanang gumamit ng brush pero kasi andito lang ako sa bahay kaya sponge na lang yung gagamitin ko. Although pwede nyo naman gamitin yung finger nyo para ma-blend yung product. Ayan, let's see kung matatakpan niya. Ayan. So, ganyan yung kanyang naging itsura. Diba? Parang sobrang puti niya sa akin. Pero, let's see. Again, gagamit lang tayo ng dumb sponge. Para mabawasan yung buong ganyang coverage. Kasi dito lang naman ako sa bahay. Mas naging natural na yung itsura niya kaysa kanina. So, from full, yung kanina, naging medium or light coverage na lang siya. Ang napansin ko una, hindi niya naman masyadong natakpan yung aking acne marks. Pero yung dark spots, oo, natanggal niya naman. Although, syempre, since bongga yung pores ko dito, ayun o, sobrang na-emphasize siya. Which is fine kasi again, dito lang naman tayo sa bahay. Tapos dito, di ba kanina, yung acne ko sobrang brown niya. Ayan o, medyo nag-light ng kaunti. Konting-konting product lang yung na-absorb din ng sponge. Then next is si Squad Cosmetics. So this is four shades. Si Light, si Tan, tsaka si Warm, Light, and then Warm Beige.
Napansin ko na bongga yung naibibigay nila parehong coverage. Ayan. Tignan ko yung sa salamin. Hindi niya rin masyadong natakpan yung aking pimple marks dito. Visible pa din siya, pero medyo nag-light man siya ng kaunti. Let's use the other side of the sponge. Parang mas maputi yung coverage neto ni HBC as compared to Squad Cosmetics. Siyempre, maglalagay din tayo sa leeg. And since medyo madaming natira dito kay Squad Cosmetics, na lang yung gagamitin natin. Nagdagdag lang ako kasi konti lang siya eh. Hindi na masasakop yung buong leeg ko kayo. Diba napapansin nyo? Parang mas healthy tignan yung dito sa left side kesa dito kay right side. Diba dito parang gradient, dito parang dull. So, ayun. Tatapusin ko lang yung aking makeup and then I will be back. Hi, Fernie! So, this is our final look. Ayan, as yung dito sa left. Again, ito yung HBC BB Cream ni Crayons. And then, dito naman sa ating right is si Squad Cosmetics in the shade Light. And ang ginawa ko lang, ito yung eyebrow gel, tapos of course highlighter, contour, para medyo lumitlit naman ang ating mukha, and blush on, syempre, concealer pala para sa under eyes, and yung ibang pimple marks. So, kanina, nung chineko sa salamin, kasi dun ako sa may sala nag-makeup, it was 2:27 PM and time check, it's now 2:43 PM. Ayan. Mag-take lang tayo ng picture to see if there will be a difference. So, I'll be flashing a picture on the side na lang. So, at least you will take a look kung sino ang mas okay yung coverage. But definitely kanina, mas napansin kong mas radiant looking dito. Syempre, sa side ni Crayons as compared to Squad Cosmetics. And, ayan, diba? Naka-eyeglasses tayo. Kasi, gusto kong makorrect yung astigmatism ko dito sa aking left eye. Kaya, ayan, nagpagawa ko ng eyeglasses. Ang napansin ko lang, nung naglagay ako ng blush on, mas lalong na-emphasize, syempre, yung aking pores. I would suggest na gumamit kayo ng primer kung gagamit kayo ng BB cream. As of now, I can say na wala ko nakikitang difference yet. But let's see kung sinong mag-oil up. And then, I'll update you guys later. Hey guys, update! It's 5:35 PM and ayan, as you can see, mas nag-oil up na itong si HSBC. Ay, HSBC Bangko. Then, nag-oiled up na si Crayons BB Cream as compared to Squad Cosmetics na BB Cream. So, ayan. Pupunta lang kami sa market since I don't have oil control film. Ayan, mamaya bibili din tayo. A few moments later. Hi, Fernie. So, update. And I think this is gonna be the last one. It's 8:36 PM. It has been 6 hours since nag-apply tayo ng BB cream sa ating mukha. And ayan po ang state. Dito, again, dito sa aking right side is yung Squad Cosmetics na BB cream. And then dito naman sa left side is si Crayons BB cream ni HBC. So ayan po ang kanyang itsura. Ayan. So you can see both cheeks are oily. However, kung mapapansin nyo, mas bongga mag-oil up dito sa side, which is si Crayons as compared to Squad Cosmetics. Ito, yung isa pang napansin ko, parang namuo yung BB cream dito sa part na ito. Syempre kanina, kumain ako, pati rin dito. Take note, kanina, pareho akong nag-baking. Mas napansin ko na mas nag-crease dito sa side na to as compared dito. Although, yan, pareho namang may tupi dito sa may dark circles. Ayan o. So, since wala rin pala akong nabiling blotting paper kanina, let's just use a tissue.
Nandiyan pala si Evo. Tignan natin. Ito, kumuha na ako mas maliit na salamin. Nalalaro ako. Opo. So, ayan. Yun nga lang, hindi natin masyadong makikita kung sino bang mas bongga ang oil kasi nga tissue paper yung ginamit natin. So, dito naman sa kabila. Left side is si Crayons BB Cream. Right side is si Squad Cosmetics. Wait lang, patayin natin tong ilaw. Kung napapansin nyo, mas maraming dumikit na BB cream dito kay Crayons compared to Squad Cosmetics. Kung mapapansin nyo, parang good as nyo lang din. And mas masasabi ko na mas tipid kung gagamit kayo ng tissue paper as compared to blotting paper. Yun nga lang, hindi natin matest kung sino talaga ang mas maraming pre-produce na oil. Pero kanina, kitang-kita naman natin na mas marami sa side ni Crayons BB Cream. So, since gusto ko nang matulog at gusto ko na ring humiga, ayoko kasing nalalagyan ng makeup ang aking unan. Kaya, let me just provide you with my thoughts. So, first, let's start with packaging. Ayan, ganyan po ang kanilang itsura. As you can see, mas lamang talaga si Squad Cosmetics. That is because mas makokontrol mo yung amount ng product na ma-dispense mo from the tube as compared dito kay Crayons BB Cream. Kasi si Crayons, kailangan nyo pa siyang itaktak ng ganyan. And then, may possibility na mas madaming product yung mailabas niya from its tube. So, I'll give 1.2 Squad Cosmetics. Since nandito nga yung claims, yung directions, and yung caution sa mismong packaging ni Crayons BB Cream, I'll give it 1 point as well. So, tay na sila. And then, next is availability. Nakita ko na available to kay Shopee. Siyempre, may mga stalls or may mga stores si HBC. Kung saang place, kasi dito sa amin meron sa Antipolo. Tapos si Squad naman, pwede mo siyang mabili sa Robinsons. So, both of them are accessible sa 1 point each. So, parang na silang 2 points, right? Coverage. So, napansin ko na pwede nyo silang parehong ma-set sa inyong mukha from medium to full coverage. So, both points will be given to these products. And the next is price. Parang 159 pesos and ito naman 89 pesos. So, mananalo ngayon is itong si Crayons BB Cream. Kaso, sa dami ng product, 34 ml. And then, ito naman, 25 ml. Pero kasi, kung isipin nyo pa rin yung price, kaya mas panalo pa rin itong si Crayons BB Cream. Shade range, ito, dalawa lang yung shades na available. And then, ito, apat. So, bibigay ko yung point kay Squad Cosmetics. Yes, yung performance, kanina, napansin ko, nung hindi pa ako naglalagay ng blush on and kung ano-ano pa sa mukha ko, mas healthy looking yung itsura ni Crayons BB Cream. Kaya I will give the point to Crayons BB Cream. Magbibigay ulit ako ng isang point kay Squad Cosmetics kasi kanina, di ba, parang after 2 hours, nag-oil up na agad tong si Crayons BB Cream. Pero hindi naman yung bonggang-bongga. Kaya, syempre, dun sa oil control, itong mananalo, si Squad Cosmetics. So, to sum it up, pareho lang sila sa aking okay. Depende lang talaga sa preference nyo. Siguro mas maganda kung dadamihan lang ni Crayons BB Cream yung shade range nila. Kasi, kung hindi swak yung skin tone mo kay Natural Beauty or kay Fair Lady, o kaya pag pinag-combine nyo silang dalawa, I don't think na you will consider buying this. Kasi oo nga, mura siya, pero kung hindi naman siya swak sa skin tone mo, magdadalawang isip ka pa rin. Kasi may possibility na hindi mo siya magamit lagi or hindi mo na lang siya gamitin at all. Dito naman kay Squad Cosmetics, they have 4 shades. I think it would be best na mas damihan pa nila para mas lumawak din yung skin tone na pwede nilang ma-cater. So,
kung mas gusto nyo yung hindi masyadong messy at mas makokontrol nyo yung product, ito yung maisasuggest ko. At saka yung dun sa oil control factor, syempre, I would recommend this Squad BB Cream. And then, kung kayo naman yung tao na hindi naman kayo masyadong oily and or kung carry lang naman sa inyo na gumamit ng oil control film or ng blotting paper, every 2 hours, I would also recommend this Crayons BB Cream. So, ayun lang po sa atin sa ngayon. I hope nakatulong itong review na to. If you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe na rin to my channel to see more of my videos. You can also hit on the notification bell so every time I upload one, you will always be notified. Thank you so much for watching. See you on our next videos. Bye!